gusto mo rin bang maranasan ang maging isang real-life mermaid o sirena? O di kaya na may umaura na parang model habang nasa ilalim ng tubig? Ngayong gabi, sagot na namin ang unique at kakaibang underwater sirena experience. Iba't ibang disenyo at makukulay na buntot ng sirena. Kurunang gawa sa seashells at malaking kabibe. Talaga nga namang Little Mermaid o Jezebel ang big. Ang pagiging isang real-life mermaid o sirena, dream come true raw para kay Amari Tolentino. O mas kilala sa tawag na The Pinay Mermaid. Bakit nagkaroon ka ng idea na gusto mong maging sirena? Ano po, kasi yun nga, scuba diver ako, tapos also free diver. So, nung una, gusto ko lang muna magandang picture. So, syempre, di ba, pag nagdadagat ko, so parang the next natural thing is magbuntot, maging part ng, maging ocean creature, para feeling ko part na ako ng dagat. So, doon po ako nag-start na magsuot ng buntot. And doon na, parang doon na nagtuloy-tuloy na, doon ako na-inlove sa hobby na pagmamermaid. Gaano kahirap matuto na lumangoy o sumisid na may buntot? Kasi po, di ba yung feeling na parang nakatali yung paa natin since hindi naman siya, hindi naman tayo nakakagalaw. Tapos very limited yung movement underwater. So medyo kailangan po na mag-practice talaga ng mga ilang sessions. And I suggest magpumuna silang sa dagat agad na magbuntot. Sa pool po muna para ma-feel muna nila. So ito yung pang-basic. Ito po yung ginagamit sa mga basic class. Ayan. Wala po siya masyadong palikpik para you just get a feel kung paano lumangoy. Tapos hindi masyadong mabigat at hindi mahirap iswim sa water. Tapos pagka ilang sessions mong suot to? Pag sanay ka na, pwede ka na po magdagdag ng mga palikpik like this. Ito na po yung tank intermediate natin. Pati sa likod, meron na rin po siya ganyan. Mas mahirap to, no? Na gamitin, kumpara to. Dito. Yes. Tapos, pag sanay ka na dito, expert ka na dito, ito na. Ayan, pwede ka na kung mag-upgrade sa ganito or if you want to invest and also use it for your profession, then pwede na po tayo mag-silicone tail. Magkano to? Magkano yung ganito? We'd start from 100,000 and up. Tapos, depende po kung gaano kadaming customization yung gusto nilang ipagawa. Pero they can definitely request. Depende sa kulay na gusto nila. Pero no matter kung ano po yung buntot na meron ka, wala lang po talaga siya sa presyo. Even if wala kang buntot eh, pwede ka pa rin naman i-consider na sirena kasi nasa puso naman po yun. So, they don't have to be discouraged na ang mahal pala ng mga buntot. Ang importante lang naman po is, if you wanna do it, go ahead and give it a try. Pero ang pagiging sirena ni Amari, na nagsimula lang mula sa hiling niya sa paglangoy, mas nag-level up pa dahil pinagkakakitaan niya na rin ito ngayon. So every time na nagtatrabaho ka, hindi mo nararamdamang work yon or trabaho yon, kasi hindi lang bata yung nag-e-enjoy, pati ikaw. Kasi gusto mo talagang maging sirena, suot mo yung tail habang kasama mo yung mga bata. Sobrang saya. Parang ako nga sinasabi ko, yung mga bata sumasaya sila, pero yung masaya, parang mas doble po yung sa akin. Kasi I'm doing something that I love. And at the same time, somehow, parang I'm getting paid for it. At ang kanyang pagiging sirena na nagbigay sa kanya ng literal na a whole new world, umabot na rin abroad. So hindi ka lang pala pang Pilipinas, nagko-compete ka rin abroad. So ano mga awards yung nakuha mo dito? 2019, I was one of those na nirepresent po yung Philippines sa China. There is a competition po called the World Mermaid Championship. So gathering po siya ng mga mermaids all around the world. Mas makilala pa ang mga kapwa mermaid at gustong maging real-life mermaid dito sa Pilipinas, bumuo ng grupo online si Amari, ang Mermaids PH. Grupo kami ng mga real-life mermaids. Yung iba sa amin, hobbyist. Yung iba naman, professional nila yung pagiging mermaid. And yung community po namin, ang main goal talaga namin is mailapit yung mermaiding lifestyle na tinatawag sa mga Pilipino. So, ina-encourage po namin yung iba na kung gusto nilang magbuntot, they can, kahit na anong gender nila, or kaya kahit na mataba ka, and anong age, it's okay.
Isa rin si Ryan Pacho sa mga nahikayat ni Amari na sumali sa kanilang grupo. Parang ako yung living proof na yung pag-mermaiding is nagdala sa akin para makonquer ko yung fear ko at maging confident ako sa dagat. Kapag lumalangoy ngayon, ang lakas na ng loob ko na pumunta sa laot, lumangoy lang. So parang achievement din for me. Ang pagiging merman ni Ryan, nagsilbi ring inspirasyon para maprotektahan ang kalikasan. So parang before, parang ano lang sa amin eh, laro-laro lang, parang more of pictorial lang para matupad na yung gusto namin ng kabataan namin na magkaroon kami ng puntot. Pero parang there's more pala into mermaiding. It's not just a photo shoot or glamour, it's also about responsibility. So kailangan as a person, a true mermaiding, kailangan maging responsible tayo dun sa mga trashes natin at kailangan ma-lighten up natin yung mga tao. Kaya ang kanilang grupo nagkaroon ng mas malalim na misyon sa ilalim ng dagat. Alam naman natin lahat na nakagagaling lang natin sa pandemic. Mm-mm. So after 3 years, makikita mo talaga yung ilalim ng tubig pag nag-free dive kami. Ang dami yung mga iba't ibang mga medical, mga supplies na itatapon lang talaga kung saan-saan. So I think it's about time na ma-enlighten yung mga tao na be a responsible tourist. We use yung platform namin kasi di ba mermaids? So minsan ano siya, parang madaling makakatch ng attention. So what we do is that we use yung platform po namin para we encourage others na towards marine protection or marine education. Ngayong araw, isang cleanup drive sa pampang at ilalim ng dagat ang gagawin ng kanilang grupo. Bago kami mag-drive, siguro pag may nakikita kami mga ganitong salat, sinukuha na namin kasi para rin makatulong tayo sa kalikasan. Dito pa lang sa shore, pag may nakita kami, kailangan namin sinukuha. Maya-maya pa, sinimulan na nilang sumisip. Sa ilalim, nakita nila ang taling ito na nakapulupot sa coral reef. Medyo nakakaiyak na parang ang sakit isipin na si dinami-dami ng tao na pumupunta dito at nakikinabang sa dagat na to. Walang ni isa na nakakaalala na maglinis or magbigay ng pagpapahalaga doon sa natural na yaman ng mundo natin. So parang ang sakit lang isipin na bakit ganun. Parang you belong there. Ito yung dito ka, creature ka ng dagat eh. So parang masakit na, kumbaga tayo ba gusto natin yung mga tao, bigla na lang sisirain yung bintana natin, yung bubong natin tatanggalin. So it's the same thing for us. That's how we feel about na yung ocean, bahay din po namin siya. So sana, alagaan natin not just for us, pero sa future generations din po natin. Tumambad din sa kanila ang tambak na basura sa ilalim, gaya ng lata ng soft drinks at mga plastic. Sa isang pag-aaral noong 2015, lumabas na pangatlo ang Pilipinas sa mga bansang pinagmumulan ng plastic na basurang napupunta sa dagat. Kada taon, tinatayang nasa 0.75 million metric tons ang plastic mula sa ating bansa na napupunta sa karagatan. Kaya ang Mermaid PH, gaya ng makukulay nilang mga buntot, gustong mapanatili ang ganda at makulay nating karagatan. Yun yung way namin. Kasi kapag kumbaga nakabuntot ka, madaling makakatch ng attention. So kumbaga napipik mo agad yung interest ng tao. Pakita namin, maganda tong ilalim ng dagat. And napapaganda lalo namin kasi parang magical creatures kami. Pero ang ating mga real-life mermaid, hindi lang daw sa ilalim ng dagat nagbibigay misyon. And at the same time, meron po kami mga activities na kunyari mga outreach drives na kung saan nabubuntot din po kami and nag-reach out kami dun sa mga minsan, mga cancer patients, minsan naman po yung mga bata sa bundok. Parang part nung ginawa namin yung program is to show up as a mermaid kahit paano mabigyan namin sila ng ngiti na merong mga mermaids na dumalaw sa kanila at may mga tao rin na kalahating isda na nagpapahalaga pa rin sa mga sitwasyon na nararanasan nila. Para naman sa mga gustong umaura na parang model sa ilalim ng dagat, kahit pa walang suot-suot na buntot, pwedeng-pwede mo na rin gawin yan sa nauuso ngayon, aura diving. Sa
para kang rumarampa underwater, but eto, nagda-dive ka. Isa sa mga nagpauso at nagpasikat ng aura diving ang mag-partner na sina Ara at Nathan. Dating teacher sa China si Ara at dati namang aktor si Nathan. Dahil sa pandemya, pareho silang nawalan ng trabaho. Pero dahil hilig nila ang pag-free diving, naisip nilang pasukin ang negosyo ng free diving pero with a twist. Ang part ko is ituro yung ano ba yung mga poses or mga moves na ma-enhance yung features mo. Okay, gusto mo ba ng ano magandang pictures and videos? Ito yung mga moves and then ito yung mga actions na kung saan ma-enhance yung features mo. Sige, stretch mo lang yung torso mo, ganito mo lang. So para rin siya talaga modeling but it's more underwater. Yes. And then ako naman as a photographer para ma-develop yung emotions niya. So angles naman, binabawi ko siya sa tama ng ilaw, exactly. sa pag-aangulo ko sa kanya. Mm-hmm. Kaya nabubuo yung aura free diving. Uh-huh. Kaya naman pati mga artista, influencers at maging mga real models, sinubukan na rin ang aura underwater. Ito pa ang pinakamaganda. Ironic sa lupa, 'di ba sila yung sikat sa modeling, pero pagdating dito sa underwater, sila yung pumupunta dito para magpaturo kung paano nga ba mag-umaura. Kung kaya nilang mag-model underwater, kayo din kaya. Yes! It's actually for everyone. It's not just for the models. Mm-hmm. It's actually for maternity. Pwede ka mag-maternity shoot. Oo. Pwede ka mag kakasal kayo. Oh, di ba? So it's not necessarily for models only. Kaya para sa mga feeling model dyan at nangangarap maging model, baka ito na ang chance nyo. Free diving knows no size. Walang size ang free diving. Knows no age, knows no gender. Kahit sino pwedeng umaura. Isa rin sa reason kung bakit siya nabuo is hindi naman tayo mga katangkaran ng mga Pilipino. So marami tayong mga features na kala natin nagmamatter siya. Well, underwater, hindi siya nagmamatter. Underwater, you can be a model underwater. Walang requirements ang underwater world natin. So, kung gusto mong umaura, gusto mong ma-enjoy or ma-express ang sarili mo, this is your chance and your dream to become an underwater model. Pero teka, magkano naman kaya ang pag-aura underwater? Sa mga gustong umaura, mag-aura free diving, 3,450 for the whole class. Ibig sabihin, magka-class muna sila for 2 days. And then, meron na siyang kasamang accommodation, meron na siyang kasamang food package. And then, kasama na yung gears na gagamitin niya. Videos and pictures, cameras namin is high quality talaga. Kasi, we value your experience. Dahil sa kakaibang konsepto na naisip ni Ara at Nathan, nakapagbibigay rin sila ng kumpiyansa, lalo na sa mga kababaihan. At higit sa lahat, naipopromote din ito ang natural na ganda ng karagatan. So, isa rin sa pinakamagandang part ng pag-aura underwater is nakikita mo rin, napapakita mo sa mga videos mo kung ano nga ba, what's in the Philippines, what's under the Philippines, no? So, it's 2-in-1 siya. You also get to promote Philippine tourism. Pero, paalala ni Ara at Nathan, safety first para masigurong ligtas ang inyong pag-aura. Kailangan po natin munang mag-intro class, and after your intro, bonus round yung aura. So yung aura is the product of your class. Pag nagawa mo yung mga drills na ipapagawa namin sa inyo, ayan, pwede ka na umaura. So priority pa rin namin, of course, yung safety. At the same time, yung knowledge pa din. Yung aura is the finished product. Yaman ng ating bansa ang ating mga karagatan. Dito tayo kumukuha ng ilan sa mga pangunahing nating pangangailangan. Kaya gaya ni Ara, Nathan at ng grupong Mermaids PH, sana maging responsable yung mga tao sa pagtatapon ng basura. You don't have to wear mermaid tail o hindi mo kailangan magkaroon ng buntot para mapatunayan mo o mapakita mo sa lahat ng tao na maging responsible sa lahat ng mga ginagawa natin. Maging instrumento rin sana tayo para mas lalo pa nating mapangalagaan at maipakita ang tunay na ganda ng ating kalikasan. At
ako si Aftina Imperial kasama sa iisang Brigada.